وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. عباد الله, إخواني في الله, mga magulang, ginagalang kong mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran upang tayo ay laging paalalahanan. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, tinawag tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamaganda, pinakamarangal na katawagan bilang espesyal na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasabuhay sa mga ipinag-utos ni Allah at pag-iwas sa mga ipinagbawal ni Allah. Sa ganyang paraan, ikaw ay magiging tunay na matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan, pinaalalahanan tayo ni Allah hinggil sa realidad ng buhay dito sa mundo. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pagsikapan nyo, ika ni Allah, na kayo ay mamuhay na mga Muslim habang kayo ay nabubuhay, ano pa mang mga pagsubok, mga suliraning problema ang inyong pinagdadaanan, panghawakan ninyo ang Islam. Maging mga Muslim hanggang sa pinakahuling sandali ng inyong mga buhay. Huwag niyong hahayaan dat ng kayo ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang maiksing paksa ang ating tatalakayin sa mga oras na ito na naway kabaging kapakipakinabang at kapulutan natin ng aral. Tatalakay natin itong husnul khuluk, mabuting pag-uugali, magandang kaasalan. Isa sa pinakamainam, tandaan nyo, isa sa pinakamainam na gawain, pinakamainam na pagsambah, na kung saan ang Islam ay hinimok niya ang mga Muslim, rito ay ang pagtataglay ng mabuting pag-uugali sa ibang tao, Muslim man o hindi Muslim. Maging sa mga hayop, subhanallah, pinag-utos ng Rasulullah na tayo ay maging mabuti sa kanila. Yan ang kagandahan ng Islam. Kaya nga sinabi ng Rasulullah, bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Subhanallah. Pinadala ko upang kumpletuhin, ganapin ang mga mabubuting kaasalan. Ang Islam, nag-uutos ng mabuting kaasalan, mabuting pag-uugali sa sino man, maging ang mga hindi mga Muslim, maging, subhanallah, laging natatalakay sa atin na kapag ang isang alipin pumasok sa relihiyong Islam, huwag mong tatalikuran ang iyong mga kamag-anakan. Maging ang iyong ina, maging mabuti, maging makatarungan sa kanila, maliban na lamang kung iutos sa iyong talikuran ng Islam. Subalit, sabi ni Allah, manatili sa kanila pakitunguhan ng mabuti ang iyong mga magulang na hindi mga Muslim. Itinuring ng Islam na ang mabuting pag-uugali ay bahagi ng ating iman. Nagdadagdag ng ating pananampalataya. Palatandaan na ikaw ay mabuting, may mabuting pananampalataya. Ganap ang iyong pananampalataya. Anong sinabi ng Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ang may pinakaganap na pananampalataya mula sa mga mu'min ay siya yaong mayroong magandang pag-uugali. Wa khiyarukum khiyarikum linisaikum. Ang mabuti sa inyo, yung mabuti sa kanyang mga asawa. Hindi lang yun. Maraming mga kahigitan ang nabanggit hinggil sa
pagtataglay na mabuti pag-uugali. Na sa kabilang buhay, nagpapabigat sa ating mga timbangan, timbangan ng ating mga gawa. Anong sinabi ng Rasulullah? Ma shay'un athqalu fi mizanil mu'min yawm al-qiyama min khuluqin hasan. Walang anumang bagay, walang anumang bagay na matimbang na kanyang mas mabigat sa timbangan ng gawain ng mga ng mu'min sa araw ng pag-ukong na kanyang mahihigitan ang mabuting pag-ugali. Wa inna allaha la yubghidu al-fahisha al-badhi. Tunay na si Allah, kinamumuhian niya ang mga masasama gawain, masasamang salita. Marapat sa isang Muslim, marapat sa isang Muslim na hasanul khuluq, mabuting pag-ugali. Sa lahat ng aspeto nito, sa kanyang pananalita, sa kanyang mga gawain, sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang pakikitungo sa kahit sino man, maging, gaya ng katulad na nabanggit ko sa inyo, maging isa sa pagbibigay diin ng Islam, ng mabuting pag-uugali, ay maging sa mga hayop, ay pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na pakitunguhan natin sila ng mabuti. Ang Islam, mga kaibigan, mga kapatid, lumaganap. Intashara al-Islam bihusni ta'amul. Lumaganap ang Islam sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali, mabuting pakikitungo. Hindi totoo na lumaganap ang Islam dahil sa mga digmaan o dahil sa espada. Hindi totoo. Maraming pumasok sa Islam sa panahon ng Rasulullah dahil sa pakikitungo ng Rasulullah. Mabuting pakikitungo. Pumasok sa Islam ang karamihan dahil sa mabuting pakikitungo ng mga sahaba, mga tabi'in, mga tabi-tabi'in. Hindi totoo na lumaganap ang Islam dahil sa pagdanak ng dugo. Hindi totoo yan. Balikan natin ang kasaysayan, talambuhay ng Rasulullah. Napakaraming nabanggit na pagsasalaysay. Hinggil sa kabutihan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabuting pakikitungo sa mga kuffar. Siya ang huwaran natin. Siya ang huwaran natin. Marapat sa isang Muslim na mabuti ang pag-uugali, mabuti ang salita. Hindi gumagawa ng kapinsalaan, kasamaan sa sino man, kawalan ng katarungan sa sino man. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nilarawan niya ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tunay na Muhammad, o ikaw Muhammad, nagtataglay ng magaganda at dakilang pag-ugali. Si Aisha radiyallahu anha, tinanong siya hinggil sa Rasulullah kung ano yung pag-ugali niya, kaasalan niya. Kaya faqalat kana khuluquhu al-Qur'an. Kanyang sinabi, ang kanyang pag-uugali ang Quran. Anong ibig sabihin? Lahat ng napapaloob sa Quran na magagandang ugali, mabuting kaasalan, pagsasabuhay sa mga kautusan ni Allah, pag-iwas sa mga ipinagbawal, lahat tinataglay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ganito ang ugali, kaasalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa mga kuffar, subhanallah, hindi mga mananampalataya, napakaraming pagsasalaysay. Kung atin lamang babalikan ang talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ang inihimok sa atin dito sa Pilipinas. Wallahi alazim, kung ang mga Muslim makikita lang sa atin ang pag-uugali ng Islam, tunay na katuruan ng Islam, hindi malayo na lahat pumasok sa Islam ang mga kababayan natin. Bakit? Minsan nasasabi nila, paano ako papasok sa Islam? Ay mga Muslim, kapitbahay ko, kaibigan ko, masasamang ugali, gumagawa ng kawalan ng katarungan, gumagawa ng haram.
kita al-muslimin, kung ang mga Muslim lamang isinasabuhay ang Islam, lalo na sa pag-uugali, dahil alam natin kung gaano kalaki ang epekto ng pag-uugali sa mga tao. Isasabuhay natin ang mabuting pag-uugali, mabuting subhanallah kaasala. Marami ang mga Muslim, ang mga kababayan natin, mamumulatan nila ang katotohanan, magiging dahilan ng pagpasok nila sa sariling Islam. Magbanggit lamang tayo ng isang kwento. Fa'an Anas radiyallahu anhu qal, kana gulamun yahudi yakhdumun nabiyya sallallahu alayhi wasallam famarida ila akhir al-hadith. Isang gulam, bata, Yahudi, hindi Muslim, pinagsisirbisyuhan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagkasakit. Binisita ng Rasulullah. Nagpakita ng mabuting pag-ugali. Binisita ng Rasulullah. Pinakita niya ang Islam hindi nag-uutos ng marahas. Ang Islam ay hindi nag-uutos ng kawalan ng katarungan. Ang Islam nag-utos ng mabuting pakikitungo. Binisita niya ang Yahudi na ito na nagkakasakit, na mangha ang Yahudi na ito at ang kanyang ama. Dahil sa pag-ugali ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mangha ang Yahudi na ito. Tinanong niya ang kanyang ama, "Ya abati, ano ang aking gagawin?" Sabi ng kanyang ama, "Aslim, tanggapin mo ang Islam. Maniwala ka na si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala." Allahu Akbar, siya ay sa puntong ito tinanggap niya ang Islam dahil sa ugali ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binigkas niya ang la ilaha illallah. Pagkaraan ay pumanaw. Anong sinabi ng Rasulullah? "Alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar." Pasasalamat at pagpupuri kay Allah na siyang nagligtas sa kanya mula sa impyernong apoy. Big sabihin, tinanggap niya ang relihiyong Islam. Si Anas, ganun din si Anas radiyallahu an. Khadimtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashra sinin. Wallahi ma qala ufqat wala li shay'in lima fa'alta kaza wa hala wa fa'alta kaza. Anong sinabi ni Anas? 10 taon ako na nirbiyot, nagserbisyo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni minsan hindi niya ako pinagsabihan, nagpakita ng galit. Hindi niya ako sinita, bakit mo ito ginawa? Bakit mo ito ginawa? Subhanallah, 10 taon sa loob ng 10 taon. Ganyan ang paglalarawan ng mga sahaba hinggil sa ugali ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At marami pa sa kanyang pagsasabar sa da'wa, nabanggit niya na subhanallah, may taong tumatawag, nananawagan sa relihiyong Islam, na dumadanak ang kanyang dugo, ang Rasulullah. Siya ba'y naghiganti? Hindi. Kanya lamang pinagdua ang mga taong na ito. Sabi niya, "Ya Allah, gabayan mo na ang kaum dahil hindi nila nalalaman na babatid ang katotohanan." Yung kwento hinggil sa pagtungo ng Rasulullah sa Taif. Alam natin ang kwento na ito. Kung paano nila pinahirapan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pumunta siya doon upang ipanawagan ang Islam. May tumugon sa relihiyong Islam, subalit sa kabila nito ay sinaktan nila ang Rasulullah. Binato nila ng mga maraming bato hanggang sa subhanallah, nabanggit na habang ang Rasulullah ay pauwi mula sa Taif, siya ay nawalan ng malay. Pagkagising niya, nadatnan siya. Nakita niya si Jibril. "Salamun alayka ya Muhammad. Kasama ko ngayon ang anghel na nakatalaga sa 2 bundok na ito sa pagitan ng Taif. Kung nanaisin mo, iutos mo sa kanila na subhanallah, balik na rin sa kanila."
ang dalawang bundok na ito, kung nanaisin mo, anong sinabi ni Muhammad? La. Subhanallah. Nagahangad, nananalangin ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, nanaway kahit isa lamang sa Taif ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging dahilan upang silang lahat ay magabayan. Subhanallah. Sa kabila ng kanilang pananakit kayo sa ating Rasulullah, pinakitaan pa rin ng Rasulullah ng mabuting pag-ugali at bagkus sila, siya ay nagdua para sa kanilang patnubay gabay. Anong katangian na ito? Subhanallah. Ikumpara natin ang ating mga sarili. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Tunay na sa inyo, mayroong sugong huwaran sa kabutihan. Inyong tularan, ika ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtataglay ang ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng magagandang ugali. Bakit natin pinag-aaralan ang kanyang talambuhay? Binabasa ang hingil halimbawa sa kanyang pag-ugali. Pakikito mo sa mga asawa, Allah ilawin, basahin nyo ang talambuhay ng Rasulullah sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga asawa at ikumpara natin ang ating mga sarili. Napakalayo! Pakikitungo sa mga bata, pakikitungo sa kahit sino. Subhanallah. Isang hadith, kanyang hinabilin kay Mu'ad at Abi Dharr radiyallahu anhuma. Sabi ng Rasulullah, pinayuhan niya ang dalawang sahabi na ito. Ittaqillah haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Katakutan mo si Allah kahit saan ka naroroon, panahon o lugar. At sundan mo ng kabutihan ang kamalian dahil ang kabutihan nabubura niya ang kamalian. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pakitunguhan mo ang mga tao ng mabuting pakikitungo. Sinabi ba ng Rasulullah na pakitunguhan mo lamang ang mga Muslim ng mabuting pakikitungo? Wa khaliqin nas, pakitunguhan mo ng mabuti ang mga tao, Muslim man o hindi Muslim. Maging ang mga hayop, subhanallah. Kaya na rin nabanggit yung hadith na kapag kayo ay kakatay, pagbutihin nyo, madaliin nyo ang pagkatay sa isang hayop. At iba pang mga adab na nagpapakita na ang Islam ay nag-uutos ng mabuting pag-ugali, mabuting pakikitungo sa lahat ng nilalang. Sabi ni Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sa hadith na ito, hinabilin niya ang dalawang gininto ang payo. Na pag iyong gagawin, mamahalin ka ni Allah, mamahalin ka ng mga tao. Ito ang inahangad natin. Mahalin tayo ni Allah, mahalin tayo ng mga tao. Paano ka mamahalin ni Allah? Isabuhay mo ang takwa. Dahil yung pagsasabuhay mo ng takwa, napapalapit ka kay Allah. Paano ka mamahalin ng mga tao? Sa mabuting pakikitungo, mabuting kaasalan. Parang sinasabi ng Rasulullah sa dalawang pahay na ito, kapag isinabuhay mo ito, ay mamahalin ka, re-respetuhin ka ng mga tao. At ito ay nakikita natin. Tingnan nyo ang ilan na mabuti ang pakikitungo, maaliwalas ang kanyang mukha sa sinuman, subhanallah. Ginagalang natin, minamahal natin, nire-respeto natin, tinutulungan natin dahil may mabuting pag-ugali, mabuting kaasalan, subhanallah, kahit sino. Lalo na sa kanyang mga kapitbahay, mga magulang at iba pa. Gabay nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa naf'ani bima fihi min al-ayat wa dhikr al-Hakim. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Sabi ng ating mga ulama, ang mabuting pag-uugali ay kisman, dalawang uri. Husnul khuluk ma'allah wa husnul khuluk ma'al ibad o ma'al nas. Mabuting pag-uugali sa Allah subhanahu wa ta'ala at mabuting pag-uugali pakikitungo sa mga tao. Ngayon, paano
ang mabuting pag-uugali sa mga tao, sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito muna. Paano ka masasabing mabuti ang iyong pag-uugali ma Allah kasama o kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Sheikh Uthaymin, ang isa buhay mo, ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na birrida wa taslim, na may kaluguran, pagtalima sa iyong puso, na hindi ka nakakaramdam na ito ay pabigat, ito ay subhanallah, madali mapanatag sa iyo, tinatanggap mo ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan ka na magsala, inutusan ka na gumising sa salatul fajr, gumigising ka na may pagtalima, pagmamahal, kaluguran, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala kang, hindi ka nakakaramdam ng pabigat o ano paman. Yan ang mabuting pag-ugali kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tao, badhul ma'ruf qawlan wa amala, wa qaful adha qawlan wa amala. Sa mga tao, gumawa ka ng kabutihan, salita man o gawa sa kanila. O di kaya iwasan mo yung kasamaan, kapinsalaan sa mga tao, salita man o gawa. Dinagdagan pa ni Sheikh Uthaymin, wasabru anil adab, titiisin mo yung mga kapinsalaan ng mga ibang tao. Yan ang mabuting pag-ugali. Unang haligi, gagawa ka ng kabutihan. Kung kaya mong gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, mabuti man o maganda, kahit yung kapitbahay natin na hindi Muslim, subhanallah, naghimok, nag-ikaw ay ginagampan timpalaan kapag pinakikitunguhan mo ng mabuti. Gagawa ka na mabuti, salita man o gawa, at iwasan mong ikaw ay nakakagawa ng masama, kapinsalaan, salita man o gawa. Kaful adha, ito ang pinakamahalaga. Hindi ka nagsasalita, hindi ka gumagawa ng bagay, gawain, salita na pwedeng ikasama, ikalungkot ng iyong kapatid. Kaya nabanggit sa hadith, al-muslimu man salim al-muslimuna min yanihi wa lisanihi. Ang tunay na Muslim, ang sukatan ng tunay na pagiging Muslim ay yung ligtas yung mga Muslim o yung bang tao sa kanyang dila at gawain. Hindi ka namiminsala, subhanallah. Hindi ka nagsasalita ng masakit. Yan ang tunay, yan ang mabuting pag-uugali. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, alam natin kung gaano kadakila, kabuti yung pag-ugali niya, lagi niyang pinagdudua na siya ay pagkalooban ni Allah na mabuting pag-ugali at siya ay nagpapakupkup kay Allah laban umula sa masamang ugali. Anong sinabi ng Rasulullah? Isang dua ng Rasulullah, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluki. Isa ito sa dua adab na kapag sinusuot natin ng kasuotan, laging din pinagdudua ng Rasulullah, Ya Allah, katulad na pinabuti mo ang aking paglikha sa akin, ay gawin mong mabuti, magandang aking ugali. Subhanallah. Ganyan ang isang Muslim. Laging pinagnagdudua, laging nagpupursigi na mapabuti niya ang kanyang pag-ugali sa ibang tao, sa salita, sa gawa, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkalooban niya tayo ng maganda at mabubuting ugali. Matularan natin ang Rasulullah at ang kanyang mga sahaba na maging dahilan na ang mga kababayan nating hindi mga Muslim ay mamulatan nila ng Islam. Mashallah, tunay na naguutos ng kabutihan, naguutos ng magandang pag-ugali, magandang pakikitungo. Kahit ikaw nakakapagdawa ka dahil lamang sa mabuting pag-ugali, kahit hindi ka nagsasalita, pakitaan mo lang ang mga kufar, ang mga bumibili sa iyo, ang mga kapitbahay mo, kahit sino, na mabuting pag-ugali. Hindi mo namamalayan na ikaw ay nakakapagbahagi ng dakwa sa relihiyong Islam. Maraming kwento hinggil dito. Subhanallah. Biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting pag-ugali. Allahumma kama ahsanta khalqana fahassin khulukana.
Ibadallah, inna Allah amarkum bi amrin kad bada fi bi nafsi. Faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma.